mga kabangka, welcome to my channel. Sa episode na to, papakita namin sa inyo kung paano namin ginawa ang bangka nito. Siyempre, inumpisa namin yan sa preparation ng molde, waxing at pagkat ng mga desired sukat ng mat, paglapat ng gel coat at paglaminate ng apat na patong. At walong patong naman sa gitna o sa ilalim, then tatanggalin na natin siya sa mold. Tapos lalagyan natin siya ng framing para sa sahig. Ayan, then stiffener na naman para lalong tumibay yung gilid ng bangka. Tapos yon, preparation na lang para sa upuan. At sunod-sunod na yan, gagawa na rin tayo ng vacuum. Tapos syempre, pagkatapos ng mga upuan, gagawin natin dyan yung center console o yung lagayan ng manibela, ng mga aparato like GPS, fish finder, radio, at iba pa. Siyempre, gagawin din natin yan ng lagyan ng live bait. So, kapag ka mamimiwas, kailangan ng buhay na pain. So, naglagay tayo ng provision para dyan. Takip, inayos na rin natin sapagkat medyo natagalan na to, matagal na tong takip na to, medyo dumihan na, kaya inaayos natin minsan at panibagong spray natin ng gel coat. Ayan, unti-unting may hugis na po mga kabangka ang ating speedboat at inaayos na natin yung ilang mga gagawin nating gamit para sa upuan, sa center console, at kinabit na rin natin yung mga kable sa ilalim para tuloy-tuloy na yung ating production, kaya pagbuo nitong speedboat na pinagawa sa atin ng isa nating kaibigang doktor na nasa America. Ayan, itayun na natin yung center console, yung upuan. Ito na, malapit na pagdidikitin na natin yung hull tsaka yung top cover para tuloy-tuloy na. So, ayan. Guys, malapit nang matapos. Ginawa na namin yung upuan. May leather, may foam na siya tsaka leatheret. Isa wala pang cover. So, lalagyan na lang namin yung mga electronics dito. Tapos yung canopy stand. Yung pilot seat may cover. Tapos yung sa ulihan, passenger seat, hindi pa na lalagyan ng leather. So, lapit na siya matapos, guys. So, wait namin kayo sa testing nito. Soon! Maraming. Sa punto ito mga kabangka, na ipagka-bit na natin yung top cover tsaka yung hull. Ito na yung splash well. Diyan kakabit yung makina. Yan. Gamit ang rebits tsaka yung special na pandikit natin, na ipagka-bit na natin siya. Yun. Kunting linis na lang po ito. Okay na. May mga ayusin pang konti. May mga ikakabit pa. Tuloy-tuloy na yan. Ito, kinakabit na natin yung manibela. Mamaya yung iba pang mga aparatus na gamit dito. May fish finder, may GPS, tapos radio. Ito, pansamantala, kinabit natin ay yung 15 horsepower sapagkat masyado malaki yung dumating na makina, 225 horsepower. Hindi ho masyadong maliit yung bangka para doon. Pero kinabit na rin natin yung mga steering cable tsaka throttle cable. Paghahanda na rin pagka may dumating na makina ng bagay dito. Shoutout nga pala sa aking bayaw, si Marshall Barcelon. Siya yung nagkakabit nitong manibela at saka ilang pang mga
electronic apparatus natin dito. GPS, ano pa ba? Fish finder, yun, throttle cable. Kasama niya, shoutout din kay Jordan Barcelon at saka kay Kuya Angi Abrera. Yun, ito na. Sinampol natin ikabit yung 4-stroke Mercury 15 horsepower. Naikabit na natin yung top cover, rubber fender na lang po ang kulang kakabit dyan. So, good to go na to. Tapos yung railings at saka canopy. Yung pong nawawala dyan. Hello ka bangka dito sa parting ito, ay naikabit na natin yung makina, tapos dadalhin na natin siya sa Pandawan para matest natin. Wala pa itong canopy, wala pa siyang railings, wala pa siyang pangalan. Pangalan po nito ay My Sweet Dreams. Yung, oh, My Sweet Dream. Sabi ni Doc Paul, yun daw ang kanyang ipapangalan dito. So lagyan natin ito ng magandang sticker. Patakbo na kami! Using 15 horsepower, ang piloto si Kabiwas TV, si Gaton Dick, ayan, Gaton Dick, si Jordan, apat lang kami. Okay naman, Doc, okay na itong bangka mo. Lutang na, lutang. lutang na ito. Pwede na ang lagyan ng bubong. Bubong na lang ang kulang. Guys, pauwi na kami. Punta kami ng Barangay San Roque, sa ilog ng Barangay San Roque. Yan. Shout out to Kabiwas TV! Subscribe nyo, Kabiwas TV! Gusto nyo makakita ng mga kawaraan sa pamimiwas yan. Kabiwas na. Ayan tayo! Okay na rin ang takbo. Hindi nga lang speedboat ito. Medyo slow boat lang. 15 horsepower lang po yung gamit namin kasi yung isang makina ay 225 horsepower. Sobrang naman po dito. Ito lang muna kikir yung ginamit namin. Mercury. 4-stroke.